Sa ating tahanan ay gumamit tayo ng kuryente upang umikot ang isang rotor blade ng bentilador para makalikha ng ihip sa hangin, ngunit ang wind turbine na ito ay baliktad ang sistema, dahil ito ay pinapaikot sa natural na ihip sa hangin, para lumikha ng kuryente. Ang paglikha ng kuryente sa wind turbine ay nagsisimula sa pag-ihip ng hangin gamit ang aerodynamic force doon sa mga rotor blades. Ang mga rotor blades ng wind turbine ay katulad sa helicopter rotor blades. Kapag ang hangin ay dumaloy sa talim ng rotor blade, ay bumaba ang presyon ng hangin sa gilid ng isang talim ng rotor blade. Sa pagkakaiba ng presyon sa hangin doon sa bawat talim ng rotor, ay lumikha ito sa pag-angat ng talim ng blade, dahilan sa pag-ikot ng rotor blade. Ang umiikot na rotor blade ay may shaft na konektado sa mga gears na nagpapabilis sa pag-ikot patungo sa generator. Sa oras na umiikot ang generator ay lumikha ito ng kuryente. Ang wind turbine ay isang mahalagang teknolohiya sa paglikha ng kuryente na nakatulong sa pagbabawas ng mga greenhouse gas sa ating atmosfera. Naimbento ang wind power generation noong 1887 o 1888 sa United Kingdom at sa United States, ngunit ang modernong wind power na horizontal axis wind turbine ay binuo sa Denmark noong 1891. Noong 1980 ay itinayo ang unang wind farm sa mundo doon sa United States na binuksan ng New Hampshire. Ang tipikal na wind turbine sa 1985 ay may 15th metro na rotor blade diameter, na may kapasidad na 0.05 megawatts lamang, habang ang modernong wind turbine ngayon ay may kapasidad na 3 hanggang 4 megawatts sa onshore. Isang wind turbine lamang ang kailangan itayo, para lumikha ng kuryente sa isang tahanan, o, negosyo. Ngunit ang mga wind turbine ay pwede rin pagsamahin ng marami, upang makabuo ng isang bahagi na wind farm, para makalikha ng pinakamalaking kapasidad na kuryente sa buong bansa. Ang onshore wind farm ay matatagpuan kadalasan sa bukid, sa lupa na malapit sa dagat, at sa mga mahangin na lugar ng lupa. Ang mga offshore wind farm ay matatagpuan sa gitna ng dagat, sa mga parte ng dagat na malapit sa lupa. Ang mga wind turbine na itinayo sa offshore ay may kapasidad na 8 hanggang 12 megawatts. Hiniling ng Federal Aviation Administration sa United States na ang wind turbine ay kulay puti, ngunit ang ibang parte ng wind turbine ay nangangailangan ng ibang kulay, katulad sa dulo ng mga rotor blades. Ang wind turbine ay sadyang kinulayan ng puti, o, kulay abo, para hindi ito nakakagambala sa paningin sa kapaligiran, na hindi gaano mapansin mula sa lupa, at malinaw na makita mula sa himpapawid. Ang isang dulo ng rotor blade sa ibang wind turbine ay kinulayan ng itim, para makikita sa mga ibon at makaiwas sa blade. Minsan ang mga blades ng wind turbine ay kinulayan ng pulang guhit at tuldok, para makikita rin sa oras ng masamang kondisyon ng panahon. Minsan ang ibang palo, o, tube riser ng mga wind turbine ay kinukulayan din ng halong puti at pula na guhit, sa mga lugar na magkaroon ng maraming snow, o, yelo. Ang mga modernong wind turbine ay may nakalagay na sistema na kusang hihinto kung makatuklas ng snow, o, yelo na nakadikit sa rotor blade, at may heater sa mga rotor blade na kusang tutunawin ang yelo. Kapag ang sistema ay hindi na makatuklas sa snow, o, yelo, at wala nang dumidikit na yelo sa rotor blade, ay kusa rin ito magpaandar at magpaikot sa rotor blade. Ang sistema na ito ay isang protection sa rotor blades,
na hindi magresulta sa pagkawala ng balanse sa pag-ikot, na dahilan sa pagkahulog sa mga rotor blades. Iniiwasan rin sa sistema na ito ang mabilis na pagtalsik sa mga snow o yelo sa blade, at makapinsala sa mga tao o anumang bagay na malapit sa wind turbine, kung sakaling patuloy ang pag-ikot kahit may snow sa rotor blade. Dahil ang rotor blade ay makaikot ng mabilis depende sa ihip ng hangin. Ito ay umiikot sa bilis ng hangin, mula 11 km per hour patungo sa 90 km per hour. Ang wind turbine ay may dalawang pangunahing uri, katulad ng horizontal axis wind turbine at vertical axis wind turbine. Ito ang vertical axis wind turbine. Ito ay may mahaba at malaking tube riser o bakal na tubo o palo na nagbigay pundasyon sa pagtayo ng wind turbine. Ang malalaking tube riser o palo ay mayroong malawak na butas sa gitna para madeanan ng mga cable sa kuryente, hagdanan ng tao sa pag-maintenance, at minsan daanan sa maliit na elevator. Noong 1980 ay may taas na tube riser o palo ng wind turbine na 15 metro lamang, ngunit sa taon ng 2022 ay nagkaroon ng taas na palo sa wind turbine na umaabot hanggang tip na 260 metro. Ito naman ang rotor blade na pinapaikot ng hangin, at may haba ito na mahigit kumulang ng 65 metro sa mga modernong wind turbine na ginagamit sa onshore. Ang rotor blade na ito ay gawa sa fiberglass o carbon fiber reinforced plastic para magaan, matibay, at weather resistant. Ang wind turbine ay may isang nacelle na naglalaman ng gearbox para makaikot ng 2,000 hanggang 8,000 revolution per minute at isang generator sa loob ng nacelle. Ang wind turbine na ito ay mayroon ding rectifier direct current na magbuo ng boltahe sa generator at alternating current three-phase converter na nagbibigay ng AC na kuryente na angkop sa buong power ng grid lines. Ang nakaplanong maintenance sa mga wind turbine na ito ay may average na 4 beses sa isang taon. Ang maintenance ay napaloob sa visual inspection, moving parts lubrication, pagpapalit ng carbon brush sa rotor excitation current, mechanical, at electrical maintenance. Ito ay ginagawa sa mga panahon na walang masyadong ihip ng hangin, sa lugar na kung saan naitayo ang wind turbine. Maraming salamat sa pagpanood sa aking mga video. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at follow sa aking YouTube channel.